Hello guys, welcome back to my channel, Bicolano sa Norway. Ayan po, ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano papalaguin ang isang mini grocery store. At kung gusto nyong malaman ang mga tips, tutukan nyo lang po ang aking channel at panoorin po ang video na ito. So bago yan, papasukin muna natin ang ating intro. Ayan mga kaibigan, ang bibigay kong tips sa inyo ay ang aking personal na karanasan kung paano ko po napalago ang isang mini grocery store. So ito, ang start na natin, number one. So kailangan po ang inyong location ay strategic siya. So kailangan kung maaari ito ay daanan ng tao, nasa kanto siya, nasa market, at yung nasa along the highway or along the road ang dapat ang itatayo mong tindahan. Huwag ka magtatayo ng tindahan na nasa liblib o di kaya ko konti ang population kasi walang bibili sa'yo doon. So obviously, kapag walang bumili sa'yo, malulugi ang iyong negosyo. Ayan. At ating number 2, kailangan alam mo kung ano yung papasukin mong negosyo. Hindi naman yung ibig sabihin ipi-perfect mo kaagad. So marami tayong mga tools na po pwede nating mapag-aralan. Pwede tayong manood ng TV, magbasa, magtanong sa mga tao na naging successful sa kanilang mga negosyo. Ito yung number 3 mga kaibigan. Dapat ang tindahan mo, ito ay one-stop shop. Ano yung tinatawag nating one-stop shop? Halimbawa, yung customer nagtanong sa iyo ng ganitong item, kailangan meron kang ganun. Kasi pag ang tinda mo ay kulang-kulang, hindi kumpleto, ang yung customer ay aalis sa iyo. Hindi yan pupunta sa tindahan mo kasi ang iisipin nila yung convenience nila. Dapat pag bumili sila, convenient na pag alis nila doon, lahat ng gusto lang bilhin, meron ka at madadali nila na afterwards. Number 4 mga kaibigan, dapat risk taker ka. So ano pa, paano mo ma-handle yung mga problema na inyong ma-encounter kapag nasa negosyo ka na? Halimbawa, sa mga empleyado mo, merong mga pasaway, mga hindi pumapasok, minsan na-absent na wala namang rason. Then sa mga supplier mo, paano yung mga supplier nagiging problema? Minsan, yung mga kasunduan nyo na darating sa ganitong araw, hindi dumarating, din nabibitin yung mga customer mo rin. Tsaka doon din sa mga customer mo, minsan uutangan ka, then after several days, hindi nagbayad, months, hanggang sa hindi na sila makapagbayad. So kailangan alam mo kung paano yun isusolve, kailangan mo anong gagawin mo para malagpasan mo ang lahat ng mga problema na yun. Okay, number 5 natin mga kaibigan, dapat hands-on ka sa iyong negosyo. Bakit? Kasi in case na wala ang isa sa mga empleyado mo na naka-ascend doon sa lugar na yon, alam mo lahat. Alam mo lahat kung paano pipindutin ang iyong negosyo. Kasi kung aasa ka lang sa iyong mga katulong, sa iyong mga tindera, nako, hindi po pwede yan. Hands-on ka, kailangan kung maaari ikaw ang nasa kaha. Huwag mong ipagkakatiwala ang inyong kaha, lalo na sa ibang tao. Kasi, di ba may kasabihan tayo mga kaibigan, kung ang unggoy ay tumatawa kapag nakakakita ng pera, how much more ang tao? So matitempt sila. Mostly, nagiging problema yan ng isang grocery store. 6 natin ay iwasan ang pag-i-issue ng cheque, lalo kapag ikaw ay maliit pa ang inyong tindahan. Bakit? Yung checking account mga kaibigan, iwasan mo po yan kasi hindi mo nababalance ang iyong mga paninda. Issue ka ng issue ng cheque, samantalang yung tinda mo hindi mo alam kung saan napupunta. It is better to use cash kapag ikaw ay nagtatransact pagdating sa mini grocery. Iwasan muna ang checking account kapag ito ay nagsisimula pa lang at maliit. Number 7, iwasan ang pagpapautang o di kaya limitahan lamang ang pagpapautang. Sa Pilipinas po mga kaibigan, hindi po naiiwasang magpautang ng ating mga paninda. Kasi meron dyan mga tinatawag natin yung regular customer. So minsan, may mga regular customer na sasabihin sa'yo, o eto, kalahati muna ang babayaran ko, yung iba ang katin ko muna. Okay, gumawa ka ng kasundo. Ang ginawa ko nun mga kaibigan, halimbawa, na may naiwan siyang 5,000 na babayaran. So within the month, hindi niya mabayaran,
ang 5,000 na inutang niya, papatungan ko yan ng 3%. Para mag-isip siya na matatalo siya kapag magbibigay pa siya ng interest. So yun po ang inyong gawin. At isa pang ginagawa ko ng mga kaibigan, kapag halimbawa nangungutang ng 1,000, ang limit ko lang 100 lang. Kasi kung di ka man magbayad, yung magbayad ka man, alam ko na yung pera na yun ay hindi masyadong mabigat sa akin. Number 8 po natin mga kaibigan, dapat ay maging direkta ka sa mga supplier o di kaya mga ahente. Huwag kang bibili sa mga tindahan na binabagsakan ng mga ahente kasi may patong na yon. It is better na pupunta ka o di ka kukontakin mo yung mga supplier o yung mga agent na direkta ka kasi mas makakamura ka pa doon at yung mga promo ay pupunta sa iyo ng direkta. Number 9 mga kaibigan, kailangang pahalagahan mo ang iyong mga customer o mga kliyente. Paano mo sila papahalagahan? Halimbawa, pumunta sila sa iyo para bumili, kailangan meron kang magandang customer service. So kaya paano mo sa bibigyan ng magandang customer service? Kailangan kung pwede ay mabilis at accurate ang iyong pagbibigay ng serbisyo para sa kanila. Ako mga kaibigan, kaya marami kong customer nun kasi halimbawa, regular customer namin, inabutan sila ng pananghalian sa tindahan at pinapakain ko yan. At minsan ay pinagtitimpla ko pa ng tapi yan. Binibigyan ko sila ng value kasi doon tayo kumikita dahil sa kanila. Number 10 po mga kaibigan, ito dapat matatag ka sa kompetisyon. Paano mo mapapatatag ang iyong tindahan? Ito ang ginawa ko mga kaibigan. Nung nag-put up kami ng business noon, ang lahat ng katabi namin ay nag-e-exist na ng mga 10 to 15 years. May iba pa nga 20 years na sa tindahan. Yung nag-put up kami, bago pa lang, di ba? So ang ginawa ko, pinabilis ko ang serbisyo. Paano pinapabilis? Kasi sila, di ba maraming silang customer, ang daming nakapila. So yung mga tao na nagmamadali, hindi na magtatagal at hindi makakapaghintay sa kanilang paninda. So ang ginagawa ko, kahit medyo mahal kami ng konti, ang aming paninda, pumupunta sa amin ng customer. Pero ang bilis nila, bilis nilang nabibigyan at ang yung serbisyo namin, mabilis compare mo doon sa mga matatagal ng tindahan sa lugar namin. Sabi natin mga kaibigan, kapag ikaw ay nagne-negosyo, kapag ikaw ay meron ng magandang kita, huwag mo pagsabay-sabayin ang mga hulugan na ino-offer sa'yo. Merong hulugang ref, may hulugang TV, may hulugang sofa, may hulugang aircon, may hulugang sasakyan. Huwag po kasi lahat ng inyong income ay mapupunta yon doon sa mga bagay na yon. So kung po pwede po, kukuha kayo ng ganun cash na at huwag pagsabay-sabayin. Kasi po marami kong nakikitang ganun na nagtitinda sa amin, sa lugar namin. So ang kinaratnan, walang nangyari, nalugi. Number 12 tip mga kaibigan, kailangan kukuha ka ng right employee, hindi lang yung empleyado. So kailangan right siya. Bakit? So ang right employee, sila yung mga tao na pupwedeng makatulong sa iyong tindahan, meron siyang malasak. At maaaring sila ay gagawa rin ng paraan kung paano mapaganda at mapaunlad ang iyong negosyo. Ako mga kaibigan, ang ginawa ko nun, ang rason ko sa sarili ko, kahit kumuha ako ng tao, tauhan o di kaya empleyado na medyo tamad, wag lang kukuha ng magnanakaw. Number 13 mga kaibigan, treat your employee, your tindera na parang kapamilya. Kasi mga kaibigan, kapag trinato mo silang tunay na kapamilya, sila ay magbibigay din sa inyo ng magandang serbisyo. Tulad, for example, ayan, halimbawa, paminsan-minsan tinatanong mo ang inyong mga tindera, ano ang gusto ninyong merienda? Pwede ba tayong umorder ng ganito? So yun, isang pamamaraan yun na naipapakita mo sa inyong mga empleyado na sila ay mahalaga rin para sa iyo. Bago natin ipagpatuloy ang ating next na tip, so hayaan muna nating pati ng ating mga kaibigan na laging sumusuporta sa atin. Ayan si Gia's Mix Vlog. Ayan po, ayan siya. At nandito rin po si Lily Loresco. Yan, from Bahrain.
And also nandyan rin po si Sam Mitch, ang aking kaibigan. At saka nandito rin po si Ma'am Danisa Stoke. Ayan, si Ma'am Danisa po ay from UK. And also Ma'am Miles Hendrickson, may kababayan, a beautiful one. Ayan po, yung mga iba naman po sa susunod ay babatiin ko at isa-shoutout natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Kailangan lahat ng transaksyon ay nasa tamang kumpas. Paano mo mapapatama ang kumpas? Kailangan kung ano ang napag-usapang oras, araw, kailangan ito ay matupad. Sa customer naman o di kaya supplier mo. Huwag mong putulin ang iyong tulay sa iyong customer at sa iyong mga supplier. Importante po yun kasi kapag naputol ang iyong tulay, ibig sabihin nun, hindi na tuloy ang iyong negosyo. Network po ang negosyo. Kapag ito ay iyong pinutol, hindi na po ito uusad. Mawawalan ka po ng customer at ikaw ay malulugi. Next natin, iwasan po ang sobrang utang. Iwasan ang bumbay. Iwasan ang mga offer sa iyo na kung ano-ano mga lending na pumupunta sa inyo. Kung lahat ng iyong kita ay mapupunta lang po sa interest ng inyong mga pinagkakautangan. Number 15, kailangan pangalagaan mo ang reputasyon ng inyong negosyo. Paano mo mapapangalagaan ito? Halimbawa, kapag ang isang kilong asukal, kailangan isang kilo yan. Kasi pag kulang yan, basoli sa iyo ang biniling asukal kasi kulang ito. So, kailangan tamang kilo. At ito po yung last natin. Kailangan ang iyong tindahan ay spiritually guided. Alam mo mga kaibigan, dati nung nagtatrabaho ko sa isang mall, bago magsimula ng operation ng malaking mall na yon at pagkatapos, kami po ay nagdadasal. Humihinto po muna kami para po spiritually guided lahat ng tao na nagtatrabaho, pati yung mga customer, sila ay may blessing galing sa taas. Kasi po, kapag hindi na po natin ginawa yun, mapupunta sa kawalan ang ating negosyo. So, importante po yun mga kaibigan, at pasalamatan natin ang ating may kapal sa lahat ng mga blessings na binibigyan niya sa atin, maliit man o di kaya malaki. O ay may natutunan kayo at may nakapulutang aral para may apply nyo sa iyong negosyo at yung mga magsisimula pa lang po. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking channel, Bicolano sa Norway, hit the notification button and select all for you to be notified on my next vlog. Maraming salamat. God bless.